Yan ang blink niya. Yan ang problema ng Sony na to. Nag-blink lang tapos hindi siya nag-display. Yan ang alamin natin kung anong depekto. Hello, welcome back na naman sa ating channel. May gagawin na naman tayong isang CRT TV ngayon. Isang Sony CRT TV. Yan ang brand Wiga. Wiga na Sony. So saksak natin. Try natin kung ano ang depekto nito. Power on. Yan. Mayroon na namang indicator light. Nagbi-blink. Nagbi-blink ng dalawang beses. Yan. 1-2. 1-2. Yan ang blink niya. Yan ang problema ng Sony na to. Nag-blink lang tapos hindi siya nag-display. Yan ang alamin natin kung anong depekto. Ito na mga kabrad, nabuksan na natin ang TV. At ito nakita natin ang top board niya. So tayo mag-umpisa nito ay tatanggalin natin ang mga connection nito. At tingnan natin kung ano ang quality ng pisa. Wala bang nag-fluted. Okay. Para makita natin ito na. So wala naman tayong nakita na fluted na capacitor. O tingnan natin sa likod. Unahin natin kung wala bang loose connection. Okay, ito na. Tingnan natin ang likod, mga hinang, kung wala bang maluwag na hinang. So wala man tayo nakita na maluwag na hinang. So ang unang gagawin natin dito ay mag bolted check tayo. Okay, mag bolted check tayo. Sukatin natin ang B plus dito tayo sa may coil and pasok na pipe flyback dito. Tingnan natin ang tester. Saksak natin. Saksak. Yan. I-on natin ang switch. Mayroon tayong 134 volts tapos bumaba. So sa ganito ang gagawin natin dito ay dito tayo sa may kapasitor, sa may filter 160 volts dito. Diyan tayo magsukat. Yan. Saksak natin ulit. May 175. Tapos on natin ang switch. 134 volts. Bumaba rin. So ibig sabihin nito, mayroon din itong nag open na
either resistor. So check natin dito sa may power supply dito. Dito banda kasi ano ang supply niya dito sa B plus ay bumaba. So check natin dito sa power supply. Pero bago dyan ay i-ano muna natin ito. I-discharge muna natin. Kuna na check ang diode tsaka resistor at capacitor. Okay naman dito sa power supply niya sa may primary. So dito muna lipat tayo dito sa may secondary, dito sa may lagpas ng octocoupler dito banda. I-check natin itong mga resistor dito at saka yung transistor kung wala bang leak. Unahin natin ang transistor dito baka may leak kaya mag ano siya mag blink lang. Pagkatapos i-check rin natin itong transistor na to na 135 AN 135. Kung okay pa rin, so dito na tayo sa mga resistor na itong resistor na to. I-check natin itong resistor na to. Kung okay pa ba to. Okay. Naka-ohms pa rin tayo. So, check natin itong 150K. Mayroon naman. Di natin ma-reading ng mabuti. So, ihang na lang natin itong resistor na to. Okay naman ang transistor. Hindi naman nag-leak. So, ang sunod natin na ihahang ang resistor na itong 150K at saka 220K. So, check natin to. Ihahang na natin para ma-check natin ng mabuti. Kalimutan ko palang isaksak yung heater soldering iron. So makita naman natin sa P plus niya na bumaba siya, nagre-red lang siya ng 134 volts, tapos bumaba. So na-check na naman natin dito sa power supply niya sa may primary, okay naman. So ang gagawin natin dito ay dito tayo sa lagpas ng octocoupler ay papasok na to sa vertical section at tapos papasok rin ng flyback doon. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell para po ma-update po kayo sa sunod pa natin ng mga video. Ito ang Sony na to ay nagbi-blink lang ng dalawang beses. Tapos sa power supply naman niya, wala naman tayo nakitang sira. So, hindi naman to sira tong regulator na to na STRW67-54 regulator. Kasi makita naman natin sa B plus niya na mayroong lumabas na 134 volts tapos bumaba. So ibig sabihin nito mayroon talagang pinsan nito nga nag-open at nag
putik ang TV na to. Kasi dito sa flyback ay kung dito tayo sa flyback ng socket, ang supply niya ay umabot ng 174 volts. So ibig sabihin may nag-change value na resistor or mayroon din nag-open. So ito ang i-check natin. So dito tayo sa lagpas ng octocoupler. So hindi pa nag-iinit yung soldering iron kasi nakalimutan ko na sa cut. Tingnan natin ulit kung init pa ba yun. Okay. Ihang natin itong resistor na to, dalawa. Si natapos ko na itong i-check itong 135 volts. Kasi 135 nakalagay dito sa may transistor na to. Tapos papasok din dito sa transistor na maliit. AE 12 2029 ang value. So ito nahanga natin ang resistor. Baliktarin natin. Ang value nito ay 150k at saka 220k. So sa ohms tayo nakaset. Inan natin sa tester. Nakahang na to. Sakto naman ang isa. Tapos itong 220k ang sukatin natin. Yun nga, wala tayong ma-reading. Tanggalin natin kasi wala tayong ma-reading. Pause ko muna. Ito na, natanggal na natin ang 220 kanina na hindi tayo na hindi natin na reading sa may dito sa laptop board. So dito natin tinanggal at i-test muli. Yan o, open talaga yung 220. Okay, laglag. Ito, ulitin natin, test natin 220. Okay, so wala tayong ma-reading. So kukuha lang ako ng pampalit nito. Pause muna natin, hanap pa ako ng pampalit. Ito na, may nabunot na ako na galing sa mga China board sa power supply din. At power supply ko to nakuha. Testing natin. Okay, nalaglag pa rin. Saan ba yun? Pause ko muna kasi pa hanapin na nalaglag. Ang likot na naman ng pisa na to. Laglag. Yan ah. Testing natin.
yun ang nabunot ko to sa board ng mga China sa may bandang power supply. Ito ang kulay nito ay red yellow. 220k is natin yan, oh, sakto 220k. So gamit natin to, sana ito lang ang sira para hindi na tayo mahirapan. Pasensya na po kayo kasi maingay, marami kasing nagpa-sounds, napatunog ng sounds dito. Nag-practice ng sayaw para i-present daw. May program sila. Maingay. Kabit na natin to. Okay. Ikabit ko na. Hinang na lang natin to. Hinang natin to. Sana ito lang ang sira para mabilis. Hindi tayo mahirapan. So tapos na tinihinang, mag voltage check na naman tayo. Tingnan natin ang DP plus kung hindi na ba bumaba yung DP plus niya. Okay, mag-socket tayo ng B plus. Set natin sa DC. So ground natin ang itim para okay. Sak. Sak-sak. Dito tayo sa may kapasitor na 160 volt. So, on all switch. Okay, mayroon ng 134 volts. Nag-click na ang relay. Hindi na bumaba ang B+. Naka-steady na siya. Sukatin natin ang kanina na resistor na nag-open. Yan. Tingnan natin ang supply nito sa 220 microfarad, 35 volts. Ito tayo sa may na-open na resistor. Yan. 134 volts, hindi na siya ng drop. So ang resistor na dahilan ay 220k nag-open. Yan, oh, itong resistor na to. So okay na ang TB, hindi na nag-drop ang supply. Yun na ang dahilan, yung resistor na 220k nag-open. Ang resistor na to ay nakakonekta sa emitter. Yan. Emitter ng transistor na A1279. Tapos nakakonekta din dito sa kapasitor na 220 microfarad over 35 volts. Malapit lang ito sa SA135, tatlong paa. Pero IC siya. Yan ang nagbigay ng voltahe na 135 volts or 134 dito kumikita sa
ito, itong transistor na maliit ay E1279 ang nag-open na resistor ay nakakunik sa emitter. Yan ang dahilan na nag-drop ang supply dito kasi na-open to. Open ang resistor na R835. So tingnan natin sa screen. Yan. So lagyan natin ang antena. Yan na sa picture. Yan o. Wala pala yung boses kasi hindi pa nakamit ang speaker. So i-plastaron na natin to bago natin i-subukan ulit. Ito na, nakaharap ng TV. So ang sira dito ay itong resistor na 220K. Nakakabit ito sa resistor na E1279 na malapit sa SE135 IC. Okay. Maraming salamat sa inyong pagpanood nito at huwag mong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para ma-update po kayo sa sunod natin na video. Okay, salamat.